Magandang gabi mga buddy. Siguro naman napanood nyo na yung viral video na kumakalat ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. Ito yung tungkol sa isang security guard na ginagawa lang naman niya yung kanyang tungkulin para kontrolin itong traffic at para maging safe ang lahat para doon sa mga motorista. Pero sa kasamaang palad mga buddy, ay sa pagganap niya ng kanyang tungkulin bilang isang security guard ay napahamak siya dahil sa walang kwenta at hindi makataong pag-uugali itong isang driver. So siguro napanood nyo na itong video na to na kung saan ay ayan yung security guard. So, nung una, nabangga na siya, di ba? Pero hindi pa nakontento itong driver at dinaanan pa siya. Grabe mga buddy. Grabe itong nangyari dito sa security guard na to. So, ito yung ano, ito na yung mga latest na kaganapan. Ito na yung kwento na nakalap natin, mga impormasyon na nakalap natin ng mga nagdaang araw nga. So, noong nangyari ito, itong si Q na involved ay dinala sa hospital ng kanyang mga kasamahan din na nakamotor at may kasama na rin daw ambulansya at isinugod nga. So nasa ICU ngayon itong pobreng security guard. Napakahirap ng trabaho mga buddy ng isang security guard, lalo-lalo na dyan sa Pilipinas. Minsan 12 oras yung mga yan na talagang kung swerte mo kung nasa isang malamig kang lugar. Pero kung ikaw ay nandoon sa isang lugar na kagaya nito, na open, talagang pinagtitiisan mo yung init ng panahon, tapos ganito pa mangyayari sa iyo sa kakarampot na sweldo mo, ay talagang ano, nakakaawa. So yun na yung security guard na ito ay nasa ICU at iniinta yung kanyang katawan at ang balita natin ay mayroon siyang fractured ribs. Siyempre, ito yung dinaanan ng ano eh, ng gulong ng sasakyan. Eh, ito namang ano, ito namang driver nito ng RAV4 na ito. Grabe naman yung ginawa niya. So nasagi na nga niya yung lalaki, yung si Q. Sana naman lang ay binabaan niya muna at tiningnan, pero sa halip na gawin niya yon, alam niya na nakatumba na sa harap ng sasakyan ng lalaki. Pinaandar pa. So na-trace ngayon mga buddy ng mga otoridad ng LTO na ito palang sasakyan na ito ang nagmamay-ari, yung ama, ano? So yung driver ay yung anak. At alam niyo napakayaman kasi sa Ayala Heights nakatira. Ito nga yung kwento. So may mga policeman daluyong na pupunta doon sa subdivision para i-verify nga. Kasi naplakahan eh. Hindi pinapasok ng mga security guard sa gate ng subdivision yung mga police para kumprontahin sana, para tanungin, para imbestigahan itong sasakyan na ito. So ang mangyayari ata niyan ay itong policeman daluyong ay magsasampa ng obstruction. Itong mga ginawa ng security guard nito ay mali. Yung mga nasa gate ng Ayala Heights, yan ang sinasabi. Na-interview din itong kapatid ng security guard at sinasabi nga na ito ay breadwinner sa pamilya, may kinakasama rin at yun nga nagpapadala kada buwan dun sa kanyang ina na nasa probinsya. At believe din ako doon sa mismong security agency mga buddy, kasi talagang ang kanilang concern ngayon ay doon sa tao nila. At talaga pinabantayan pa din doon sa hospital, may security guard din na nakapwesto doon nakatalaga at meron na rin police, syempre for security reason, dahil nga naman medyo mabigat din ata itong pamilya nung nakabangga. At nagpadala na ng abogado itong pamilya ng nakabangga para sana daw isettle. Eh sana naman huwag pumayag itong pamilya ng security guard nito, kahit na magkano ibigay sa kanila, huwag sana silang pumayag na magpa-areglo, kasi kailangan talaga na bigyan ng leksyon itong mga ganitong klaseng tao, yung anak mismo ng may-ari ng sasakyan.
hindi dapat sila magpa-arreg ng mga body. Talagang ano eh, talagang hindi katanggap-tanggap. Hit and run. So, pwedeng ikaso sa kanya dito, attempted or frustrated murder. Tapos yung pang ano, yung pang may sinasabi pa na ano, yung abandonment of one's own victim ata, parang ganun yung ikakaso ata ng mga pulis dito sa ano, sa Nakabangga, pero hindi pa rin lumalabas sa social media kung ano itsura nitong tao na to. Pero nung i-check daw sa LTO, ay meron na rin pala itong mga previous na ano, na violation, pagiging reckless niya. At ipinaliwanag naman ng LTO na siguro sa susunod, sa pagkakataong ito, ay hindi na mapapayagan. No? Kasi doon sa mga previous niyong violation, babayaran mo lang naman yung penalty mo, yung fines mo eh, yung multa mo eh. Okay na. Eh ngayon, ginawa niyang yan, antindi talaga mga body. Alam nyo, yung mga ganitong klaseng tao na porket sila yung may kaya, porket ma-impluensya yung pamilya nila, akala nila, itong mga maliliit na tao, mga kababayan natin na isang kahig lang, isang tuka, ay kaya nilang bilihin, kaya nilang paikutin ang batas. Kagaya nung nabanggit natin kanina, sana itong pamilya naman ng biktima ay huwag pumayag na magpa-areglo. Yung ano, yung bill sa hospital, mababayaran yan. Sasagutin ata yan ng ano, nung security agency, syempre. Saka, ngayon nga, na-viral na yan, malay natin. Kung nga napanood na yan ni Mr. Tulfo, ni Rapi Tulfo, or na naging ano na yan sa kanyang ano, naging content na yan dun sa kanyang YouTube channel, sigurado matutulungan niya yung biktima. Saka yung pamilya ng biktima, di ba? Ang masakit pa nito mga body, ayon doon sa kapatid, at nababasa ko rin doon sa mga comments dun sa mga video, parang binabash pa itong security guard at para daw drama yung ginawa niya noong unang pagkabangga. Nakita niyo ba yung mismong video mga body? Gaano kabigat ilang tonelada na yung isang sasakyan? Ilan ang timbang ng isang tao? 'Di ba? Yung konting bunggo lamang sa iyo ng sasakyan na 'yan na napakabigat. Sigurado, iindain mo yan kung ikaw ay nandun, kung ikaw yung nasa kalagayan ng security guard. At nakikita ko, parang sa tuhod ata, nadali siya. Kaya natumba agad siya. So, hindi niya ina-expect na ganun ang gagawin. Alam naman natin, kapag may mga ganyan na insidente, kapag ikaw ay malinis yung pagkatao mo, nakabangga ka, ang immediate mo na gagawin, syempre, bababa ka para tingnan kung anong lagay nung biktima mo o isusugod mo agad sa hospital. Pero yung time na to, hindi yun ang naiisip ng driver eh. Pinadaanan talaga niya. Grabe, parang dumaan lang sa isang hump. Ang tindi. Sana pagbayaran talaga ng taong ito ang kanyang ginawang kasalanan. Kahit na siya ay ma-impluensya. Talagang hindi katanggap-tanggap ito mga body. At ayon dito sa ating ano, dito sa ating nakalap, yun nga, kakasuhan ata or magsasampa din ata ng kaso itong mga kapulisan dahil nga sa obstruction. So ito, basahin nga natin itong post na to. Ayan o, Mandaluyong City Police to file charges against security personnel of the subdivision where the registered owner of the white SUV involved in the hit and run incident in Mandaluyong lives. Ayan po. Yan, katulad niyan, ang sabi nga dito ng ating kaibigan na nagpost, reminder sa mga barkada daw niya na nakapost na SG, bilang deputized private security ng PNP, ang order ng PNP, DILG at Korte, ay mas mataas sa order ng homeowner. Alagad kayo ng batas sa area of posting nyo. It is your duty to cooperate with the PNP dahil pareho kayo uniformado. At dahil dyan, diba, damay pati yung mga kapwa security guard naman ito. Grabe ang nangyari itong mga body. Sana naman magkaroon ng katarungan at makita natin sa isang araw na may mag-shot itong lalaki na to na nakabangga. At yung kanyang lisensya ay tuluyan ng mapawalang visa dahil sa kanyang ginawang ito. Dahil nakarumalduman eh. Kita nyo kung ano yung ano, parang mararamdaman mo yung sakit doon sa ano, doon sa security guard nung sinagasaan siya ng gulong.
ayun, fractured ribs. Eh, hindi natin alam kung may mga internal damage pa yon. Kasi sa abdomen, nire-reklamo din niya. At saka, nahihirapan din siya huminga. So, sana naman ma-overcome nito yung nangyari sa kanya. At huwag siya magsawa na magsilbi. Kung kaya naman niya, yun namang security agency mga buddy, ay sa palagay ko ay handa na makipagtulungan, handa na suportahan yung security guard at saka yung kanyang pamilya dahil kargo nila to. So yung isang suggestion natin dyan, sana yung mga security sa mga ganyang mga lugar, may mga body camera na rin para at least safe sila, no? Na nare-record kung ano man yung na-encounter nila ng mga problema dyan. At nagpapasalamat din tayo doon sa netizen na nakakuha ng footage na yan nandun sa kanyang dashcam. Kaya yan ang importante mga body ng dashcam sa isang sasakyan, ano, yung camera. Kasi hindi natin alam, minsan makaka-encounter tayo ng aksidente. At least nare-record, ano, may ebidensya tayo. Eh, katulad nun, hindi din inaakala na ang makukuhanan niya ay magbabiral. So kung walang mga ganitong camera, ay wala naman natang CCTV doon sa lugar na yon. So kung walang ganitong kuha ng camera, edi nakaligtas yung ano, yung bumangga. May hirapan eh, kung lalo na kung walang nakakita ng plaka. Nakakaawa mga body yung tao, sa totoo lang. Kakarampot na sweldo, tapos nasa delikadong lugar pa, tapos ganito pa yung mararanasan. So sana itong mga ganitong klaseng driver ay talagang linisin, alisin na sa lansangan. Hindi basta-basta itong mga ginagawa nila, talagang makakamatay sila ng tao. So yun lang po mga buddy ang ating reaction dito sa nangyari sa security guard na to. At sana nga ay tuluyan na siyang makarecover, mawala yung kanya nararamdaman na sakit. At para naman doon sa mga nambabash, mga netizens, tingnan nyo naman mabuti, sino ba naman tao yung mag-iisip ng gano'n, nasaktan yung sarili niya. Para ano? Ha? Para makakuha ng compensation or para bayaran siya ng ano? Ganun ba yun? Eh, kita nyo naman yung pagkabangga sa kanya. Napuruhan siguro agad yung tuhod niya o yung dito sa binti niya. Kaya talagang ininda niya yung sakit at tatumba na siya. Isipin nyo yung ganun mga buddy. Huwag yung basta kayo mag-judge doon sa tao. Hindi drama yun. Kawawa naman yung pamilya eh. Na permission na nga, tapos makakabasa pa ng mga comments na ganun. Eh anong may tutulong ninyo doon sa kanya, di ba? Mas lalo lang yung pinabigat yung kanyang nararamdaman. Mas lalo lang magiging emotional siya, paano siya makaka-recover? Sa halip na suportahan natin ng mga netizen, kitang-kita niyo naman ang pagkakamali ay doon sa driver. Di ba? Pinagdadasal natin na ma-overcome nitong security guard na ito yung nangyari sa kanya. At para doon sa driver na gumawa nito, sana sumuko ka na, makonsensya ka, dahil kilala ka na naman ng sambayan ng Pilipino. Kilala na yung pangalan mo. Alam na kung saan ka nakatira. Pagbayaran mo kung ano yung ginawa mo sa pobreng security guard. Kahit pa sabihin mo na hindi mo sinasadya or nagpanik ka doon sa pangyayari, hindi pa rin excuse yun para tumakas ka. Sana pagkasagasa mong ganun, edi sana kung nagpanik ka, nakapag-isip-isip ka at tumigil ka na lang at sumuko ka sa pulis. Hindi eh, tumakbo ka eh. Diba? Makonsensya ka. Makonsensya ka, Mr. San Vicente, sa ginawa mong yan. Pagbabayaran mo yan sa batas. Basta tayo walang iwanan para sa bayan, iman supremo po.